Good day mga Team Mitikoloso. For today's episode, usapang watermark removal na naman tayo. Paano nga ba maglinis ng ating mga windshield o yung mga acid rain sa ating mga windshield? So dito, wala nang pasiko-siko, sasabihin ko na kung paano. So ang issue nito, itong windshield na to, is pag nagwa-wiper siya, kumakaldag. So na acid rain remover na to, o yung ito katulad nito. Kaso lang ang problema, hindi siya even. So papakita ko sa inyo kung paano gawin siyang even. So game. So ito yung gagamitin natin, yung watermark remover ni Pristine. Natanggal lang yung label eh. So ang ginawa kasi dito dati is naglalagay siya dito. Bawa naglalagay dito, no? So ginagawa niya pag ganito lang. Kumbaga, hindi pa buo. Isa-isa tapos punas, isa-isa tapos punas. Kaya nangyari, hindi siya pantay. So ang gagawin natin is divide natin siya sa apat. Then, doon tayo mag-execute. Hindi kasi pwedeng isang buo agad eh, dahil hindi naman natin maabot yung kabila. Game, lagay lang tayo dito, huwag lang natin tipirin. So, i-divide natin siya sa apat. So, dito muna tayo mag-uumpisa. Hindi siya kailangan i-DN o yung tipong kuskusin ng ganun. Hayaan lang natin mag-work yung pinaka-chemical. Focus mo dito, pre. Katulad niya, no? Yung iba may watermark, yung iba wala na. So dyan lang siya, paulit-ulit lang hanggang sa mawala siya. Hindi natin siya kailangan i-DN, inuulit ko. Then pag na-clear na natin itong portion na to, lipat naman tayo sa baba. Pag gumagamit kayo nito, make sure na meron kayong guantes o gloves. Sa ngayon kasi wala akong available dito eh. Since for demo lang naman to, para maituro sa inyo. Ingat-ingat na lang. Pa nga eh. Tapos mag-overlap lang kayo sa ginawa nyo kanina para hindi siya matuyo. So after nyan, pag clear na, banlaw agad dyan. Makita naman dito, no? Yung makabila, pre. Itong hati sa gitna. So, yun pa yung natitirang acid. Pagkatapos ito sa side na to, doon naman tayo sa kabila. So, ngayon, babanlawan natin. Dito rin makikita kung pantay siya o hindi. Pag may sumasabit pa, ibig sabihin, hindi siya napantay yung application nyo. Yan, katulad yan, tuloy-tuloy na yung tubig. Ibig sabihin, pantay na siya. So, sa mga nagbebenta ng acid rain remover, sa mga ads, nakita natin to. Ganyan yung pinapakita nila na diretso na, na wala nang watermark. Kaso lang, may problema to eh. Pagka yung view sa loob, kung ganyan siya, ilagay natin to sa parang ulan. Ayan. So, ganyan siya, no? Malinis na siya. Paano naman yung... Wait lang. Paano naman yung view nito sa loob? Para check mo sa loob. Video mo yung sa loob habang ini-spray ko. So ngayon, no? Ubusan ko siya ng tubig. Tingnan nyo yung itsura. May nakikita ba kayo? Parang ang labo. So yun yung gagawin natin, kaya lalagyan din natin siya ng protection. So dito naman tayo sa kabila, yung kabila naman lilinisin natin. So dito naman tayo. Yan yung madalas na pinapakita, yung kabila. Tuloy-tuloy na daw yung tubig. So problema,
yun nga, blurred ang vision nyo. Dito yung hati sa gitna, pre. Dito ulit tayo mag-uumpisa, sa taas muna. Ganyan lang siya, huwag lang kayo maiinip. Mag-work din yung chemical dyan. Kadalasan kasi yung nangyayari, naiinip tayo kaya dinidiinan natin. The more na dinidiinan natin, muhukay ito eh. So dun nagkukos na hindi siya pantay. So ayan na, clear na siya lahat. So testing ulit natin. So dito natin ma-check kung talagang pantay yung pagkakahagod niya. Kasi kung hindi pantay yan, katulad nga nung issue nga nito, pag nag-wiper siya, kumakaldag siya dahil tumatalon, dahil hindi pantay yung pagkakagamit niya ng acid rain remover eh. So next step niyan is kailangan mawala yung pinaka residue ng acid. So ang gagawin natin is kawash natin o sabunin natin. So tapos na tayo dito sa pristine acid rain remover. So ngayon sasabunan na natin. Para mawala yung pinaka residue niya. Kasi maglalagay tayo ng repellent eh. So pagkabanlaw natin, tutuyin naman natin siya syempre. So yun, cut muna natin video habang tinutuyo natin. So ngayon natuyo na natin siya, so maglalagay na tayo ng protection. Sayang naman kasi kung lilinisin natin yung windshield gamit yung acid rain remover o ito, kung wala din protection. Kasi kung walang protection to, after few days o few weeks, wala na. Sayang din. Dililinis tayo ulit. Kung may protection, malilimitahan natin yun. So, ma-extend natin siya at ma-avoid natin yung watermark agad. So, ito yung protection. Si Glaco. So, maraming klaseng protection. Ano, mga water repellent. Katulad ni Nanoperlife, G-Technique, etc. etc. Nasa inyo yung kung anong gusto nyo gamitin. So, sana sa mga nagbebenta ng mga watermark remover, sana pansinin nyo din ito, kumbaga i-bundle nyo, i-package nyo. Sayang eh, parang mas safe pa. Makita nyo yung mamaya sa result ng video. So, ganito lang yung pag-a-apply. Simpleng-simple lang.
Double check lang natin yung mga hindi nalagyan. Yan. Okay na. Wait lang tayo kahit mga 2 minutes since mainit naman. Pwede na agad i-bop off yun. Tapos cut muna natin. Patuyo na natin. So, bop off na natin. So, pagpa-bop, para lang nag-wawax, punasan lang natin. Tapos, okay na. So ayan, nabop na natin. So ang curing time nito is at least kahit 6 hours para totally cured siya. So para mag-effect yung chemical. So bukas, ibablog ulit natin, papakita natin yung... Wait. So bukas, papakita natin yung result para makita niyo kung paano niya nire-repel yung tubig. So yun lang, balikan natin yan bukas. So game, ito na yung result niya. No? So tubigan na natin para makita natin yung effect ng water repellent. So kahapon, yan, popost ko sa screen ko ano yung itsura niya. So ganito na siya ngayon. Focus mo dito pala. So ayan, no, nagbibid siya. Nare-repel niya yung mga tubig. At pantay na rin siya. So yan yung vision sa labas. Ano? So pakita naman natin yung vision sa loob. So kahapon, andyan ulit, popost ko sa screen ko ano yung itsura niya. So ngayon, tignan natin siya sa loob. Aray, ikaw muna sa loob. So game, ayan, check natin yung vision niya pagka nasa loob kayo. So nakita niyo yung pinagkaiba. Halos din yung nakailangan gamitan ng wiper dito. At least may extend pa yung buhay ng wiper nyo. At mapiprevent nyo pa yung mga wiper scratch. Dahil nga, madulas siya. Kaya hindi siya gumagasgas. So, ayan. Okay. Maganda pa dito. Mas madali siyang tuyuin. Check natin pagka tinuyo siya. Tuyuin natin siya pero basahin natin siya ulit para ano eh, makita nyo. So ayan siya. Tapos kung tutuyuin natin siya dahil may protection siya at water repellent, mas madali siyang tuyuin. Tulad yan. Tuyo agad, di ba? Kita ba? Saglit lang, walang kahirap-hirap. Yan nagagawa ng protection at naiiwasan niya pang magkaroon ng watermark. So hindi kayo kagad gagamit ng acid rain remover. Kasi ang acid rain remover, ako suggestion ko, ginagamit lang yan once or twice a year. Kasi kung gagamitin nyo lagi yan, ang salamin kasi may coating din to eh. Masisira at masisira natin yan. Kaya dapat, minsan-minsan lang gamitin at gumamit tayo ng protection. Kaya sa mga nagtitinda ng acid rain remover, ang advice ko, sana samahan nila ng repellent. Para mas maganda pa, mas safe pa. So, yun lang. Dito ko na tinatapos ang ating vlog at pang DIY nyo. Maraming salamat mga Team Mitikoloso.